nakaka-disappoint lang na magiging ganun siya. Nakaka-disappoint lang na gagawin niya yun. Hi guys, good morning, it's Leng and welcome back to my channel. And if you haven't yet subscribed to my channel, eh, mag-subscribe ka na. And ring the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So anyways, for today's video is, alam nyo na to tungkol sa issue ni Boknuy Glamour. Si Boknuy kasi isa siya sa mga hinahangaan kong YouTuber at lalong-lalo na batang-bata pa ho siya. And nakaka-disappoint lang na magiging ganun siya. Nakaka-disappoint lang na gagawin niya yun. And kung hindi niyo pa ho nakikita yung video, ito ho yung video niya at papanoorin ho natin. Actually, napanood ko na ho siya pero papanoorin lang ho natin siya uli. And ito ho yun. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is, huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating. Walang-wala kayong mararating. Okay siya nung una niyang sinabi. Sobrang ayos nyon. Nyon. Sobrang ayos. And totoo naman, di ba, na dapat magsumikap tayo para may marating tayo sa buhay. Totoo yun. Kasi kung hindi tayo magsusumikap, talagang wala tayong mararating. And ito ho yung mga sumunod na sasabihin niya. Tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Ayan kuya, sikat ka na! Hindi ko nagustuhan yung part na yan. Kasi ewan ko kung nagkamali lang ba siya ng pagsasabi o ng pagkakasabi. Pero hindi kasi maganda yung dawin niya sinabi na walang-wala kayong mararating. Tapos sinabi niyang tulad nito. Tapos tinuro niya yung tricycle driver. Hindi ko siya nagustuhan kasi napakarangal na trabaho ang pagiging isang tricycle driver. At meron akong uncle na tricycle driver at walang masama doon. At napakarangal yun nung trabaho na yun. Kaya wala akong nakikitang mali sa pagiging isang tricycle driver. At sobrang disappointed ako kay Boknuy kasi sa lahat ng dami namang gagawing video, di ba? Na nakakatuwa, na matutuwa yung mga subscriber mo, mga viewers mo. Pero bakit ganun yun? At imposible na hindi niya malalaman na walang mali dun sa video na yun. Kasi habang ini-edit yun, alam kong nare-review din yun. Nire-review mo yung sarili mong video. At kung imposibleng wala kang ma kikitang mali. Tapos yung sasabihin na walang mali doon, imposible kasi talagang may mali. At kung makita mong may mali yun, kung i-upload mo man, edi sana nagpahabol ka ng salita na medyo may hindi pagkakaintindihan na ganito, na ganyan. Hindi ba? At nasasaktan ako kasi ako, hindi man ako anak ng isang tricycle driver, anak ko ako ng magsasaka. At hindi ko ho yun ikinakahiya kasi dun ho ako nabuhay at dun ho kami nabuhay. Dun ho ako napakain at napag-aral at hindi ko ho yung kinakahiya at ang isang pagiging magsasaka o tricycle driver, hindi yun lang po nila lang. Dahil sobrang rangal ho na trabaho yun at pinaghihirapan po nila. Hindi ho ibig sabihin dahil yun lang ho yung trabaho nila. Eh, hindi ho sila nagsusumikap. Nagsusumikap ho sila. Yun lang ho ay, yung problema lang ho eh, yun lang ho yung kanilang nakakaya. Dahil yun lang ho yung narating ng kanilang buhay at wala ho tayong
magagawa doon. Ang mahalaga doon ay kung nagsusumikap sila, at yes, nagsusumikap po sila. At yung tricycle driver na yun, hindi natin nung alam na may napagtapos na ho siya sa pag-aaral, at sana itong si Boknuy ay may natutunan sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. And hindi ko alam kung bakit ginawa niya yun, kung gusto niya lang ba magpa sikat, maging famous. Well, talagang famous naman talaga si Boknuy. And alam ko nga ako, nagsisimula pa lang ako bilang isang YouTuber. At hindi ko to ginagawa para lang magpa-impress dahil sikat yung isyong to. Gusto ko lang tong gawin dahil isa akong concerned citizen sa kanya. And sana, bata pa siya, marami pa siyang matututunan. At sana sa nangyaring ito, may natutunan siya. And ngayon, ititignan natin yung nag-public apology siya. And tignan natin kung ano yung mga sinabi niya. Hello po sa lahat ng viewers. Ako po si Hilda Moore, for sure tinulungin na po ko. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya po sa lahat ng nagawa ko. Or, sa mga nagawa ko, gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers, sa mga nasaktan, na-offend, nagalit, na-inis, na-bad trip, na-buisit, at syempre, na-down na tricycle drivers. Wala po akong minamaliit. Sa video na po ngayon, kung panonoodin niyo po yung vlog ko, malalaman na nalaman niyo po kung ano yun. Pero kung maniniwalaan niyo po kung ano yung mga video na kumakalit ngayon, wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan po is, wala akong sinasabing mali na gusto kong malaman niyo na wala akong sinasabing mali na ginugusto ko. And also, wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pool po, lahat ng tricycle driver dito, kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. At the same time, nung grade 1 pa ako, hanggang grade 7, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin, yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, ka-tropa ko, kabugbugan ko minsan, at tubok na yan, no? Hindi porket, yung mga, sabihin na natin close mo, yung masyado yung mga tricycle driver dyan sa inyo, sabi mo pa nga, kabugbugan mo, ka-joke-jokan mo, no? Pero, para yung para yung teacher-student relationship, yung parang barkada lang kayo ng teacher mo sa labas. Pero may limitasyon pagdating na sa loob ng classroom. Para rin yung ganyan, kahit gaano mo ka-close ang isang tao, may limitasyon. Lalo-lalo na, mas matanda siya sa'yo. Kahit anong katayuan niya, may limitasyon yun lahat. At ikaw bilang bata, dapat nandun pa rin yung respeto mo sa tao. Hindi yung porket from grade 1 to grade 7 ka sobrang close kayo, may karapatan ka ng bastusin siya, may karapatan ka ng magpababa ng tao, di ba? Wala kang karapatan. At bilang isang bata, kung hindi mo siya marespeto bilang isang tao, respetuhin mo siya bilang isang nakatatanda sa'yo. Hindi ho ba? Respetuhin mo siya bilang isang nakatatandang may mga pinagdadaanan. Kung ikaw hindi mo yun makita, sana huminto ka na lang, hindi ho ba? Sana isara mo na lang yung bibig mo para naman wala kang masaktang tao, kasi wala ring nadudulot na mabuti yung sobra. Lahat ng sobra ay hindi tama. Lahat ng sobra ay masama.
Sabi pa nga. Diba? Kaya, parang nasasaktan lang ako sa nakikita ko. Kasi, hinahangaan ko siyang YouTuber. Kasi, yung masayahin lang siya, alam niyo yun, yung masayahin lang siya. Pero, tapos magkakaganito. Ayoko siyang i-judge, pero hindi ko lang talaga nagustuhan yung ginawa niya sa pangmamaliit. May mga nakita pa akong mga tweet niya na sinasabi niyang isa bang marangal na trabaho ang pagiging isang tricycle driver. Naku, hindi ko yan nagustuhan. Sobrang napakarangal na trabaho ng isang tricycle driver. Lalo pat ginagawa nila yon ng buong puso at ginagawa nila yon para mapasaya ang kanilang mga pasahero. Hindi ho ba napakarangal ho yung trabaho? Kahit anong trabaho, maliit man yan o malaki, marangal ho yan. Hanggat wala ka hong naapakang tao, hindi ka gumagawa ng masama, marangal ho yan. Kaya, ito, Boknuy, para sa iyo to. And gusto kong malaman mo na sana may natutunan ka sa mga nangyayaring ito. At isa kang YouTuber, isa kang influencer, at gamitin mo yung gamitin mo tong pagiging influencer mo sa mabuti. Yung kahit gusto mo lang mapatawa yung tao, pero may nakukuha sila sa iyong aral. Alam mo yun? Yun, in a way, na may makukuha sila sa iyo na kahit kunting aral lang sa panunood sa iyo, gawin mo siyang lesson learned sa iyo, no, na sana mas maging maayos sa susunod mong mga video. And know your limitations, bata ka pa naman, lahat naman ng tao nagkakamali, pero sana matuto ka sa pagkakamali mo.